Hello guys, kumusta kayong lahat? Zels here, Zels Vlog. Kumusta kayo? Kanina nag-live ako sa aking FB kasi nga yung sabi ko na nagka-problema yung messenger ko at hindi ako makapag-message at hindi ako nakapag-sagot ng mga calls. Ayan. Dito pala ako ngayon sa labas ng istiraha. Ayan, tutor ko kayo dito sa istirahan ng aking mga amo. Kasi ano na pala ngayon, yung oras time check is 6:43 PM. Alas 6:43 ng hapon. Ayan, dyan yun. Dyan kami. Andyan yung mga amo ko at saka alaga ko. Andun si amo kong babae sa sala, natutulog ata yun. Maglilinis sana ako dun, pero ayoko naman disturbuhin siya at saka nandun yung mga bata. Kaya, samahan nyo muna ako. Magtutour muna tayo dito. Ayan. Ayan, yung nakikita niyo parang container van. Ano yan siya? Yung customized yan siya. Merong ano yan dyan. Merong nakasirado kasi nakapadlock. Gusto ko sanang pasukin yung maganda sa loob yun. Merong lutuan, merong kitchen, merong CR, merong parang sala. Tapos, parang ginaguyod-guyod lang na siya sa kinan ba niya. Man, manakay mi din ha. Mga tumig disyerto or mag-picnic mi sa mga amo. Ayan, laag ta. Medyo ngit-ngit na guys. Kay, kuan naman ko, hapon na ba? Paggabi na siya. Ayan. Dito na naman ako sa aking favorite place. Kasi wala akong masyadong ginagawa ngayon. Habit ko kasi mag-walking around. Kaysa naman, andun ako nakatambay, makikinig sa kanila na ang ingay. Laging nag-aaway ang mga alaga ko. Nakakairita talaga sa tinga. Yan, kaya lumayo ako sa kanila. Total, kung kailanganin nila ako, hanapin naman nila ako. Tatawagin naman nila ako. Alam naman nila yung habit ko na andito lang ako nila mahahanap. Yan. Masaya kasi akong yung parang dito banda na side. Masaya ako na makakita ako ng mga kulay green. Yan, mga tamar. Parang pakiramdam ko na sa Pinas na lang din ako kapag makakita ako ng mga green. Kasi bihira lang kasi dito kapag nangyari, magbibiyahe kayo, lahat ng madadaanan nyo, puro lang disyerto, walang halos halaman. Dito sa Saudi, bihira lang. Masaya na ako dito makakita ng green, kahit damo pa yan. Basta may green na halaman, masaya na ako niyan. Kasi sa Pinas talaga, lalo na sa amin sa probinsya, para talagang forest, maraming kahoy, maraming green ang makikita ko. Lalo na bago maglapag yung eroplano, marami pang mga, basta maraming green ang makikita. Pero dito, paglapag mo dito sa Riyadh, ay nako, wala kang makikita na green. Puro mga buhangin. Mga buhangin. Ayan, masaya ako dito kapag dito ako sa istiraha. Ay, ito ang ginagawa ko. Tapos, pasighting-sighting sa mga prutas kung mahinog. Ayan. Iwan ko kung anong pagtripan ko ngayon, baka yung anong tawag dyan, roman, basta di ko alam kung anong tawag dyan sa English na yun. Tingnan ko kung hinog na, titirahin ko kasi parang may hinog yun eh. Tapos dito yung tin, yung fruits na tin yun. Ayan, parang may hinog, hindi ata ko naunahan sa ibon. Ito parang hinog siya. Ayan, parang hinog nga. Pero yun ko lang kung hindi ba siya sira. Ayan. Tin yan siya, tin. Iba din yung fig. Yung fig otis ba yun? Iba din yun. At saka ito yung tin. Tin. Season ngayon ng tin eh. Ayan. Ito. Iwan ko kung pwede na ba itong kainin. Naptiday dito. Ito kasi talaga yung favorite place ko na palagi kong pinupuntahan kapag naiinip ako, kapag wala akong ginagawa. Ito talaga ako, ay wala namang bunga dito sa kabilang puno. Ayan. Ayan, may puno pa dyan. Ito pala yung tin. Tingnan natin kung hindi ba siya sira. Buksan ko. Ay, sira siya. Ayan, sira siya, hindi siya hinog. Parang naahat lang siya dahil siguro sa init. Ayan, kaya pala hindi siya kinain ng ibon. Sira siya. Ayan, tas, syempre, dahil nandito naman ako, yan, kakaharvest lang ni Baba kanina. Bago lang si Baba dito eh, sinundan ko lang siya. Kakaharvest lang niya kanina ng mga hinog, pero karamdam ko hindi ata niya tapos lahat ng harvest. Kasi ayan, oh, meron pang marami pa, oh. Ayan, oh, kinakain na nga lang ng, ayan, oh,
Kinakain nga lang ng ibon eh. Ayan. Favorito talaga to ng mga ibon. Ayan, hinog na yan. Ayan, ganyan kasi yung itsura ng hinaharvest nila. Yung parang magbabrown-brown na yung mga dulo. Ayan. Meron din siyang, ano, meron din siyang kulay pula kapag na, kapag malapit na siya mahinog, kulay pula. Ito siya, oh. Kapag hilaw pa siya is green. Ayan. Ito, favorite ko na puno kasi sobrang green niya. Wala siyang bunga. Wala siyang bunga. Ito naman yung pula. Kulay pula. Kapag malapit na siya mahinog, pupula siya. Ayan. Ayan. Pula siya. Para siyang buyo. Kaya nung bago pa ko dito, akala ko buyo. Yan, malapit na yung mahinog. Wala pang hinog. Kasi pag mahinog na yan siya, magbabrown na yan. Brown ang kulay kapag hinog na. Brown siya. Dito, kunti lang naman to. Parang ilang puno lang. Ilang puno lang siya dito. Kasi, ano lang. Pang pa-green-green lang dito sa beach house nila. Tirahan nila. Ayan. Ayan. Diyan sa likod ko. Yung mga building na yun. Ayong mga ano na yan. Doon yung sinasabi kong kulungan nila ng mano. Kulungan nila ng karniro. Kulungan nila ng ibon. At saka dito banda. Ayan. Ayan. Wait lang. Ayan. Nakikita nyo yung taas na yan. Yung parang tower. Ano yan siya? Yung parang reservoir ng tubig. Ayan. Diyan yung tubig para sa swimming pool. Kasi itong building na to, ayan yung nasa baba ito. Ito. Ayan dyan, banda. Swimming pool kasi yan. Swimming pool. Ayan. Tapos dito naman sa kabila, ayan. Yung nakita nyo, para siyang function hall. Ano yan dyan? Yung parang malaking space lang siya. Tapos, during Eid Adha, dyan, nilalatagan ko lang yan dyan ng carpet. At saka farsha. Tapos, sinisit up ko yan dyan. Dyan sila kakain-kain ng sama-sama pamilya. Kada id-adha lang. Ayan. Tapos na ako dyan. Wala lang. Wala akong magawa ngayon. Kundi, pasyal-pasyal na muna dito. Kasi nga, kanina sana akong mag-vlog-vlog, mag-video-video. Pa-trip kasi ako kanina eh. Kaya, nirelax ko muna yung sarili ko. Doon muna ako sa Facebook ko. Nag-live ako doon. Doon ko pinalabas yung inis ko, yung sobrang naiinis ako sa amo ko kasi. Kasi hanggang ngayon, August 3 na, hindi pa rin siya nakapag-send ng sahod ko sa Pinas. Naiinis na ako. Sobrang delay na. Delay na mahigit isang linggo. Dapat kasi nung 24 pa lang or 25, sahod ko na sana yun. Yan. Yan. Burot kita dito kasi maganda kasi siya guys. Kapag nyari, mahilig kayo mag-exercise. Mahilig kayo maglakad-lakad. Mas para lang sa akin ha, iwan ko lang sa iba. Para kasi sa akin, kapag naglalakad ka kasi na maraming mga halaman diyan sa paligid mo, para kasi yung energy, yung parang fresh air, yung energy ng galing sa tanim, para kasi na-absorb sa katawan mo, parang fresh ka na, parang maganda yung feelings mo. Yan kasi para sa akin. I don't know kung meron ba siyang scientific basis or medical basis, ganun. Basta para sa akin, comfortable ako. Maganda yung pakiramdam ko kapag maraming halaman yung paligid na naglalakad-lakad ako. Ayan man. Andiyan yung alaga ko papunta dito. Ewan ko kung anong ginagawa niyan. Baka nag-i-stock-stock lang yan sa akin. Ayan, hindi ko alam kung papunta ba yan siya sa swimming pool. Ayun, oh. Ayun na nakaputi. Malayo nung sa akin. Medyo lalayo ako sa kanya. Ayaw kong magkalapit kami. You know na, mahirap, ano na yun, binata na yun. Kaya yun, dito muna ako, tatago ako sa puno ng tamar. I don't know kung anong ginagawa niya. Bubuksan nata niya yung tubig para sa swimming pool, baka mag-swimming sila mamaya. Ayan, tatago muna ako dito. Ayan, lumabas siya, nakita ko kasi siya, naglakad. Napumunta na lang ako dito. Ayan. Yung alaga akong panganay yun. Hindi naman niya ako tinawag. Pag tatawagin niya ako, lalapitan ko siya. Pero kapag hindi niya ako kailangan, ano, maraming hinog. Oh. Ito, dito banda, oh, marami siyang hinog. Ayan, oh. Ayan, yung mga brown. Ayan, lapit ko yung camera ko. Ayan, ito, mga brown na yun. Oh. Hindi ito na-harvest ni Baba. Dito banda. Hindi naman ako intusan na mag-harvest ako. Baka mamaya mag-harvest ako din. Mapagalitan pa ako.
nakatago ako dito na umupo ako. Tiningnan ako ng alaga ko, bahala siya sa buhay niya. Are you seeking me? I'm here. I'm not hiding. Charot. Kala ka dyan sa buhay. Naiinis ako sa iyo. Doon siya naglalakad. Ayan. Yung nakaputi na yan. Ganun kasi yung suot nila. Pero pag lalabas yan sila dito, nakasuot yan sila ng tube. Pero kapag nandito lang sa loob, ganun lang, puti lang. Manipis na damit. Tapos hindi yan sila nagpiprip. Oo naman, hindi talaga sila nagpiprip. Yung maliit lang na bata ang nagpiprip. Siyempre ako naman ang sa kanila. Ako naman ang nag-aayos ng mga damit nila, nagpiprepare. Alam ko kung may brief ba wala. Joke lang ha. Pero yan, okay lang. Masawiran naman silang pang ilalim. Di pa umalis. Andun pa, nag-stock-stock pa. Tingin-tingin dito. Bahala ka nga dyan. Habang andyan ka, habang palapit ka sa akin, palayo naman ako ng palayo. Pero kapag palayo na siya ng palayo, ako naman ang palapit ng palapit. Ganun. Ganun dito kapag lalaki yung alaga mo or si baba ba yan. Pero okay lang kung si madam. Bawal kasi talaga na mag-usap-usap kami. Or pangit kasi sa kanila yun. Pangit sa kanila yun. Yung kapag ang babae may kausap na lalaki, pangit sa kanila yun. Or babae, may kasamang lalaki, hindi maganda sa kanila yun. Kaya, syempre, alam ko naman na ganun. Syempre, Saudi dito, iba ang ano nila. Iba yung, ano talaga nila, yung paniniwala nila. Hindi pa siya umalis, na dun pa din. Gusto ko sana umuwi. Yan. Doon pa din siya nakatayo. Pero okay lang, kahit naririnig niya ako dito, kahit alam niya nagvideo-video ako, di naman niya ako maintindihan. Okay? Kahit mag-English pa ako, hindi yan siya maintindi. Nakapag-intindi siya ng English, so kunti lang. Gusto ko sana doon banday. Kasi gusto ko umuho doon sa may Bermuda. Dito na lang ako sa kabilang side dadaan. Kasi medyo mahangin dito eh. Medyo mahangin siya. Kasi doon ako sa may Bermuda mag-upo-upo. Mamaya na ako maglakad-lakad dito mamayang gabi. Kaya matapos kong gawin yung doon sa sala, maglilinis doon sa sala, ayun, nandun pa siya eh. Nandun pa siya. Ayun. Nandun pa siya sa ano, dyan sa likod sa ano na yan oh. Yung customized na sasakyan na yan. Contourner ba na yan. Dyan sa likod niya. Pupunta tayo doon sa Crema. Meron kasi yung Bermuda doon eh. Tsaka, ano, upo-upo muna ako doon. Ayun. Kasi hindi niya ako nakita na papunta ako dito. Kasi busy siya sa cellphone niya. Pero alam ko ako yung minanmanan niya. Wala siya sa buhay niya. Nalipat na ako, ilipat dun. Dara. Ayan yung Crema. Pero ano na siya, yung baga Saudi traditional house siya. Pero yung pagkagawa dito, kasi pagkagawa ni Baba na yan eh, is ano kasi siya pagkagawa yung mga materials na siya na yung mga salamin, mga glass at saka yung parang semento siya pero binabalot lang siya ng carpet, ng parang carpet. Ayan yung itsura niya. Ayan. Saka dito wala kasi ayan, may Bermuda dito, upo-upo lang. Upo. Ay, hindi pala tayo makaupo kasi basa. Basa siya. Kakadilig lang. Balik na tayo doon. Balik na lang tayo doon sa tomato, sa ditch plantation ni Baba. Ayan. Kasi pa siya lang. Lingaw-lingaw ba? Okay. Boring manggod ka ayo. Sigir tag mukmuk dito sulod. Sig paminaw na ilang mga kasapa. Sige kaaway-away. Tapos sig paminaw. Okay ron tatog mga kasabuta kay makichismis ta niya. Di minta kasabot po. Naami sabitan, gamay ra. Lahi na sila ginistorihan. Arabic man sila. Ayan. Parang nandun pa din yung alaga ko. Ayan, hindi pa rin siya madilim. Anong oras na ba? Okay. I just check the time. 6:57 p.m. Ayan.
Sisigawan na naman sila. Hindi ko kasi kung bakit po lumabas yung alaga ko dito. Sisigawan sila. Ay, medyo madilim na. Dilim na, may mumu na dito. Joke lang, walang mumu dito. Kaya, dilim nga. Every night nga ako dito naglalakad eh. After dinner naman, lakad-lakad ako dito. Nang paikot. Siguro mga 10 times. Malaki din ito eh. Parang, basta parang siyang oval din. Paikot kasi ito. Nasa gitna dyan ang halaman. Tapos merong ano dito, paikot siya. Ayan. Ayan. Masyal kayo dito. Disappointed ako kasi walang ano, wala akong makuhang prutas. Iwan ko lang to. Ruman kong okay na ba ito siyang kainin. Yan, umuwi na yung alaga ko. Maliit pa kasi siya eh. Ay, hindi pa. Kasi hindi pa siya malambot. Ayan o. Ayan. Ay, tinawag na ako ng amo ko. Uwi muna ako guys. Bye! Ingat po tayo. Keep safe.